My name is Policio Ko, kung first time ka sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon ang cybercrime sa Facebook. Magtataka kayo kung bakit maraming nahuhuli kahit gumagamit ng fake account. So yun. Ayon sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman, so paano ito nabubuo yung crime at paano naaaresto ang tao, paano nalulocate, paano nahahanap ang authors nito, yung nagpo-post o yung nag gumagawa ng krimen or ng kasalanan or even maganda naman. So ito ang pinakamagandang ideas po sa base sa cybercrime. So pag sinabi po kasi yung cybercrime, ito po yung mga computer related cases or net related cases na mayroon mga special na mayroong unit o kung paano siya i-trace ng ating mga authority. Even tayo kung mayroon tayong idea, kahit civilian po pwedeng matrace. So umpisahan po natin dito sa cybercrime, yung mga computer related case or hindi lang case, pwede rin pag cyber, salitang cyber is computer related. Yun. So ngayon, kung paano ito umiikot, paano ito nalulocate o nalalaman. Ganito lang po yan. So, di ba, pag mayroong crime, so specific, sabihin na natin si Facebook, mayroong nag-post doon na, o mayroon tayong nilulocate. Hindi naman lahat crime. So, mayroon namang good, mayroon namang bad. Pero ang karamihan, ang hinahanap yung bad. Kasi kung mayroon ng banta, sa national security na tawag na inciting sedition. So, meron ng national security banta. So, ngayon, ang unang gagawin dyan, aalamin muna yung IP address. So, specific tayo, for example, si Facebook. Meron po yan siyang IP address. Ang ibig sabihin ng IP address ay internet providers. Nandiyan po siya. At pagkatapos, papasok na yung even magkabaliktad. Una pala yung agent of authority, tapos yung IP address. Pero magkabaliktad yan. Ngayon, sa agent of authority, andyan yung mga sangay ng government natin na mag-handle. For example, yung PNP, CIDG, ayan yun. NBI o CITRA o kahit anong sangay ng government na mayroon siyang pinabinigyang na inatasan ng ating sabi natin ng ating presidente at na i-locate yung specific na locators ng taong yan. So ngayon, siyempre pag mayroon ng IP, kukuha sila ng details, ng detalye. So sa detalye, diyan na nila yon himay-himayin. Kung may pangalan yung tao, ilulocate nila. So, siyempre, pag nakuha na yung pangalan tao, may location yon. Nagsasabi ng location kasi yung detalye, pangalan ng tao, lalong-lalo na kung may pictures, o another pa, mga comments, tinitrace nila yan isa-isa. Hanggang sa matunto nila, yung tinatawag na author noong nag-post na yon. For example, yung another mainit natin, yung hindi naman siya ang nag-post, no? May ginamit lang siya ang ibang tao na maaaring galit sa kanya, sabi na natin. So ngayon, pag nakuha na yung buong detalye, so magkakaroon sila dyan ng surveillance hanggang sa makita nila yung specific na tao. Surveillance, investigation, kung ano pang pwede nilang gawin hanggat sa makuha nila yung tao. Pag matrace na nila, then i-arrest na nila ngayon. So, ayan, doon po umiikot yung investigation. Kaya po, sa social media, huwag kayong magjo-joke dyan kung hindi naman totoo yung sinasabi nyo. O huwag kayong magbibiro.
Lalong-lalo na pag mayroong mga banta sa national security. For example, yung ating mahal na presidente na ang inyong pinipoint-point, eh, banta po yun sa national security na which is na ang maraming pwedeng ikaso. Alalahanin po natin yung ating mahayang pamamahayag na sinasabi ay mayroon po yung limitasyon. Hindi po lahat natin ay pwedeng sabihin, lalong-lalo na po pag na-committed na natin or consummated na natin yung sinasabing elements of crime, particular na yung inciting sedition, yan yung may mga threats sa national security natin, ay may paglalagyan talaga kayo. So kahit magtago kayo, kahit mag-change location ka dyan, kapag na-trace na kuha na yung details mo, so hahanapin ka pa rin. So pag naging national na ang searching sa'yo, ay siguro magtago ka sa ilalim ng lupa at huwag ka nang lumabas. Yan yung chance mo na hindi ka matrace. At huwag kang magamit ng internet. So yun. Kaya po sa mga gumagamit ng internet, yung internet po ay may locators yan. Kung mapapansin nyo, additional information dyan sa Facebook nyo, mayroon dyan tinatawag na Nervy Friends. I-check nyo yan. Nagsasabi po yan ng location kung nasaan yung taong chinecheck nyo. At tinasabi din dyan kung anong yung iba, mayroon pang nakadetaling barangay or bayan naman. Tapos mayroon distance. For example, from Cavite to Bicol, 250 kilometers ang layo. So, yun po, ah, dyan umiikot yung cybercrime. Kaya paalala lang po kung kayo man ay nagbibiro lang, siguro, at hindi maganda, makakaapekto sa ating national security, huwag na po nating gawin. Kasi mayroon po yung karapatang parusa ang bawat tinatawag nating sinasabi, lalong-lalo na pagbanta sa ating national security. Yan po. I-reviewin po natin ang mga elements, cybercrime na umiikot sa Facebook o sa ibang network, YouTube man yan o kung ano pa. Kailangan po natin, pag nirequest yan ng agent of authority, yung AIP address, so magkakaroon yan detalye. Yung detalye, malawak yan. Maaaring lahat na ng detalye dyan. Location, yung witness, yung computer, kung ano-ano pa. Nandyan na lahat. So, medyo mahabang trabaho yan. Tapos, ito na po. Ang pag nagdaan na, mag-execute sila ng arrest. So, bingo kayo. Kaya, panlala lang, lagi kong sinasabi, kung hindi kayo aware sa crime law, at least basic, dito kayo sa akin channel, Pulisya Ko. Mag-subscribe kayo at i-click ang notification bell para updated ka sa criminal law. Yun lang po, paalala lang po, hindi po tayo abogado. Isa po tayong criminalistic. Pag sinabing criminalistic, with license po yan sa ating PRC. Okay? Thank you for watching. Hanggang sa susunod pong video.